This is a French fry, and I'm going to try every single one of them here in Baliwag City, Bulacan. Dito na lang pala kami sa SM Bibili, halos lahat naman ng fast food nandito naman na. Jollibee, Potato Corner, KFC, Pizza Hut, Burger King, and finally, McDo! These are the fast food restaurants na binilhan namin ng mga fries. And we are going to rate it according to its crispiness, taste, smell, and wow factor. We are also going to give out our overall rating. Yeah, that's it. First up is Jollibee. Ito yung una namin titikman. And here I have my lovely lalabs, Rina. Cameraman nga din pala ako, guys. In fairness, masarap. Ito yung mga go-to nga ng mga Pinoy. Pagkatapos ng school, nung elementary ako, ito lagi go-to ko. Kada uwi ako, excited ako. At kakain ako ng Jollibee. For the crispiness, I'll give it a 6 out of 10. Medyo soggy na pagtagal, but it still has that crisp given naman ni Winipis yung fries. Sa taste naman? Masarap. Masarap. Typical Jollibee, pero masarap. Alam mo kagad na Jollibee pag samoy pa lang. Taste, 7 out of 10. Smell, 8 out of 10. Wow factor, 7 out of 10. It's the typical Jollibee fries, so I'm no longer surprised because I'm used to the quality that Jollibee makes. Though, sumarap siya ngayon compared to the previous months. And overall rating, 7 out of 10. Next up is McDo. Ayan, ito rin yung isa sa mga talagang gusto ko na fries. Oo, lagi namin in-order sa dalawa eh. Dahil nung nasa Saudi rin ako, ito yung hinahanap-hanap ko talaga. Inauna na ako sa'yo ah. Pasalubong worthy siya, guys. Yes. Wala siyang amoy, guys. Yeah, there's no smell. It's not distinguishable compared sa mga ibang fries. Kung makikita nyo, hindi siya gaano mamantika kumpara sa ibang mga fries, pero still kinda crispy. Plus points for that. Kaya lang din binabalik-balikan ng mga tao, it's because they've been long enough already in the food industry. Yeah. Kasi mga estudyante din madalas sa McDo eh. Crispiness, 7 out of 10. Taste, 7 out of 10. Smell, 5 out of 10. Wow factor, 5 out of 10. And overall rating, 6 out of 10. Okay, next up is Burger King. Isa din sa mga favorites ko to na fast food restaurant. So, what sets them apart is that yung fries nila is thicker than the usual fries na makikita mo sa Jollibee, McDo. Yan. So, ano, tara, tingnan na natin. Crispiness. Medyo malutong kasi. Oo nga eh. Kasi usually, kapag yung fries mo is makakapal, thick cuts, mas una siyang nagiging soggy compared sa mga maliliit, di ba? Pero ano, pero, ano pa rin siya, crispy pa rin siya, oo. Sa taste, moderate siya. Hindi siya ganong maalat, hindi siya ganong, ayun, nangingay ng mga motor. Hindi siya ganong maalat, hindi siya ganong matamang. Oo. Nasa kaligitnaan siya. It's in the middle ground. Mm-hmm. Kaya ko rin gusto tong fries ng Burger King eh, makakapal. Nakakabusog siya talaga. Mawala siyang konti, pero grabe nakakabusog siya. Kung mapapansin niyo nga pala guys, binili namin yung mga talagang pinakamalalaki nilang sizes. Gutom talaga kami. Ito na talaga yung pangkain namin. try mo. Kinagatan ko na yan. Wow factor. I'll give it an 8. Kasi it's not your usual fries. Again, yung ibang mga french fries kasi maninipis, maliliit. Eto eh, kahit na makapal nga siya, it still has that crunch. Diba kasi pag usually malalaki yung fries, may mga naiiwan na walang lasa. Every single part ng fry, malasa. Ganon, yeah. Next up is Potato Corner! Okay, this is the only fry na walang plain. So, we decided to go with cheese fries because we love cheese. Tsaka very common flavor kasi ang cheese, diba? All of the fries are ano plain except for this one. Okay. So for una sa crispiness, no? Oh my God! Crispy pa siya! For something na may cheese, tapos kanina pa natin in order. Actually, una sa mga in order namin. Mm-hmm. It's still crispy. Oh. Ang galing. Oh. Crispiness. I will give it a 9. Uy, bakit 9? 9 lang eh. Sorry. Wala sa akin perfect eh. Ikaw lang yung perfect. Nakakainis. Crispiness, 9 out of 10. Akala ko hindi na magiging crispy dala ng cheese. But I thought wrong, sisters. Nung
una kong tingin dito, sabi ko, huy, magmalaki na tayo, yung pinangmalaki na. Kasi para makukulangan tayo. Dahil nga mukhang maliit. Kala ko lang ay maliit siya, pero marami yung contents niya. Oo. Pero sulit naman, sulit siya. Taste is 7 out of 10 for me kahit na may cheese flavor kasi masyado nang kumapit yung cheese sa fries at naging moist siya. Though it still tastes good regardless. Smell, 7 out of 10, amoy cheese. Though hindi siya yung basta-basta kong makakrave pag gusto ko ng fries. Wow factor, 9 out of 10. The packaging is really surprising. Akala ko talaga magkukulang dahil mukhang maliit. Pero yung fries na nakaserve, marami siya, sulit. Overall rating, 8 out of 10. Okay, next up is Pizza Hut. This is the weirdest packaging. Wala siya yung parang paper cardboard thingy. Paper bag lang siya. So, kukunti lang. Magkano mabili mo dito? Nasa 100 plus. Ngayon. Hindi, pero tignan natin. Para makita lang yung fries. Kasi wala siyang... Wala siyang paper cup. Hindi tuloy makita. Ayan, ito yung itsura ng fries ng Pizza Hut, guys. Ba't parang nagbabalat siya? Ewan ko kung nakikita nyo ngayon sa camera. Next na tayo? Next. Ay nako, ayoko na lang mag-rate. Baka magmukha akong masyadong pintasero. Pero ang taas talaga ng expectations ko. Ang ganda-ganda ng paper bag. Tapos kukunti lang pala yung laman. Tapos ano ba yan? Nagbabalat pa? Kala mo ahas! Lastly! KFC! Ayan, ito ang pinakamalaking french fry bucket na in-order namin. Actually, ayan, nakakita nyo? Kanina na umorder kami. De, akala ko ayun na yung fries namin. Tapos, napaisip ako na, ay, baka sa iba yan yung manok. Tapos, sabi mo nga, di ba? Oo. Baka nga manok yan, hindi atin yan. Tapos, nagulat na lang kami nung dumating. Ang laki! At saka, ano, marami-rami naman siya. Uy, itsura pa lang, oh. Tingnan mo, kakaiba na, oh. It's not the french fries na super yellow na nakikita nyo yung bright yellow. It's medyo orangey na, brownish na. Oh, this is good. Sarap. Although, KFC has different fries here in the Philippines compared sa ibang bansa. Like, for example, sa Saudi. Bakit? Yung fries natin dito sa KFC, mas ma-flavor siya. Mas ma-peppery, mas medyo maalat. Doon sa Saudi kasi, it's like your ordinary fries lang na dilaw. Ganun. At saka maninipis. Dito medyo hindi nila tinipid sa flavor yung fries dito sa KFC Philippines. This one's really good. Wow. Nakakagulat, ang laki. Hindi namin akalain na gagamitin nila yung ganitong klaseng bucket for fries. Usually ito yung mga nakikita mo for chicken . So it's really surprising. This one's really good, you guys. Malasa siya, hindi siya tinipid sa flavor. Amoy KFC. Alam nyo naman yung amoy ng manok ng KFC. Ganun din dito sa fries. And wow, napakalaki ng bucket. And it's also thick cut like yung fries ng Burger King, but better. Wala na akong masasabing iba pa. Ang sarap lang. Ayan, that's all for our food review for today's video. Thank you for joining us. Napakasarap. Ang masasabi mo? Yum yum! Masaya siya. Ayun lang. Ayan, thanks for watching. Kakain pa rin kami. Bye-bye! Enjoy lang namin.